One. Magandang araw mga kabarangay. So we are here again for another science video. The objective of this video is to identify the different materials that can block or allow the electromagnetic waves to pass through. And another objective is explain why this material can allow or block an electromagnetic waves. I'm back! So, meron po tayong mga materials dito, no? So, meron tayong dalawang working two-way radio. So, it's working. No? Power on. 3. It's working. 4. 3. Now, if you're going to press this one, the other radio will function. Hello, mic test. Okay. So, means to say that they are actually working. Okay, so we have a two-way radio. Later on, we are going to use that. We have here another set, two remote control car. The blue car is not working. Okay, it's still working, so the plastic is allowing the waves to pass through. Now, let's go on to the next one. How about this eco bag made of cloth? Shout out nga pala kay Mami Divet. Welcome to the Philippines, Adet. Hi, Mami. Shout out din kay Sir Andrew. Now, let's try the eco bag. It's still working. Let's go to the last material, which is the foil, the aluminum foil. Wrap that.
Okay, now let's go on to the last type of material, which is the foil. So I did this to the whole remote. Let's see if the car will work. It's not actually working. Okay, among the choices that we had earlier, we have this eco bag, we have this plastic, and we have this paper, and we have this foil. Among the four materials, the foil is the one that can block an electromagnetic wave. Okay? So, let's try the same experiment. Instead of using the car, we are going to use radio, two-way radio. Okay, let's see if the idea or the concept might be applied to the two-way radio. Okay. Now, let's see. Hello. So it's working. Now we're going to wrap this one with paper. Full radio. From the antenna. Let's double this up. Press this one. If this will turn red, it means that the electromagnetic waves can pass through the paper. Hello, mic test. Okay, so it can pass through the paper again. Same concept. Now let's try the plastic. Let's wrap that. Wrap the first radio. Then let's press the button. Hello, mic test. Still working. It can pass through a plastic. Now, let's go to the third one. This is an echo bag. I can see the button. Hello, mic test. So, the echo bag is allowing the electromagnetic waves to pass through again. Now, let's move on to the next one. The foil. Let's wrap that. An aluminum foil. So there are three ways na mangyayari sa electromagnetic waves kapag siya ay tumama sa isang material o sa isang bagay. For example, your sunlight hits the soil. Pag tumama ang sinag ng araw sa lupa, ang unang-unang mangyayari dyan is what we call the absorption. The electromagnetic wave, sunlight, or the light itself will be absorbed by the soil. That is the first case. No? Ia-absorb ang electromagnetic wave. The second case is that if you're going to point a light in front of the mirror, so the light will actually bounce. No, the term is bouncing. But in science, we call that as reflection. Okay, reflection ang tawag natin doon. It will be reflected. The other thing na mangyayari is refraction or refracted. It will make the light bend. So sa case ng nitong echo bag, the light is being absorbed and it can pass through, no? Nakakatago siya dito sa
eco bag natin. Sa case ng plastic, still, it can pass through. Hindi naman siya nare-reflect, hindi siya nare-refract. Kaya, nakakatago siya. And, last one is the paper, it can pass through. However, while using the foil, what happened to the electromagnetic waves that hits the foil is being reflected back. Ibig sabihin, bumabalik lang sa kanya dito sa radyo na to, yung sinesend mo na electromagnetic waves. Hindi to nakakarating doon sa pupuntahan niya dapat supposed to be. So, kasi nabablock siya or na re-reflect. Okay? So, yun yung nangyayari. Meron tayong reflection, refraction, absorption. So, yun po yung yun yung dahilan kung bakit hindi siya po pwedeng makatagos dito sa aluminum foil. Now, meron tayong specific reasons why electromagnetic waves is being refracted and reflected back. So, dapat, ang unang-una nating material is very smooth. So, look at the new aluminum foil. It's very smooth. You can actually see some of your reflections here if you're going to use this one. So, the light that hits the aluminum foil will actually reflect back. Kasi makintab siya at makinis. No? So, para siyang class B or class C na salamin. So, yun po yung nangyayari sa ating electromagnetic waves. Medyo nakakasilaw kasi the light coming from this one is being reflected to your eye. So, ito yung nangyayari. Ngayon, kung ayaw nyo may tumawag sa cellphone nyo, tapos gusto nyo lang naka-open yung cellphone nyo, gawin nyo, balutin nyo ng aluminum foil para hindi kayo matawagan ng jowa nyo kung nagkagalit kayo. Okay? So, balutin nyo lang nito para hindi nyo na-turn off. At then, nasusunod ay ito po. So, we have a car. We are going to identify the different parts of the remote control car. Okay, we are going to open this up. Because this is included in your module. Sa module ng grade 10. Now, paano ba nag-work ang remote control at ito? So, if you are going to observe the remote control car, meron siya ditong parang chip na malaki. So, sa pinakaibabaw niya. And, it has two motors. Yung motors dito sa hulihan, ito, yung motor na to, it will act as acceleration. Ito yung nagpapatakbo sa remote control car natin. Ito naman, yung motor naman dito sa harap, ito naman yung for navigation. Kung liliko ka sa kaliwa o liliko ka sa kanan, ito yung ginagawa niya. Now, how do you think a remote control will make this motor run? No? Paano siya tatakbo nang hindi mo siya tinutulak o hinahawakan? Now, meron dito tayong chip. Yan. Ito po yung chip natin. So, this chip will serve as the receiver of your electromagnetic waves. Or ng tinatawag nating radio wave. Ayan. So, remember that if the radio wave is being sent through an antenna, it will always be at 360 degrees. Pag ganon. Okay? In different direction. 360 degrees in different direction. Kaya, kung nasaan man ang kotse mo, halimbawa, nandito siya, nandito ang remote mo, gagana siya. Pero kung nandito siya, 360 degrees pa rin. Kung nasa likod mo siya, gagana pa rin yun. Okay? Kasi nga, naka 360 degrees. Now, this one is your antenna. This one will generate an electromagnetic wave papunta dito sa iyong chip. Okay? So, if you're going to say na umandar, ito yung gagalawin mo, kung sasabihin mo sa kanya na umandar, ang magka-function dyan, yung likod na motor. Ito. Kung sasabihin mo sa kanyang lumiko, umandar lumiko, ang magka-function dyan ay itong nasa likod na motor, nasa unahan na motor. Okay? So, in any case, most of the remote control car have this chip, the receiver chip. Okay? Your remote control will not function without a remote. Okay?
So sa module nyo, mga bata, meron kayo dyang tinatawag na IC chips. Dito hindi natin makikita yon kasi masyado siyang maliit, no? May capacitor dyan na hindi na rin natin makikita kasi medyo maliit yung kotse na ginamit natin. But if you are going to read the definitions of each parts of your remote control receiver, makikita nyo kung ano yung ginagawa niya. Nandyan lahat yan sa module. Okay? So, ito na naman yung pinaka-importante. Ano yung ma-identify natin kung ano yung mga material, tapos makita natin kung ano yung loob ng kotse. Ito, additional information na lang to. No? So, medyo malaki ang ginagampan. So, may mga TV kayo sa bahay, di ba? Remote control din siya. Di ba ginagamit natin pag may TV kayo? So, gumagamit din siya ng electromagnetic waves para makarating yung signal mula dun sa iyong remote control papunta sa iyong TV pag nililipat mo siya. Now, kung ayaw mo ipagamit sa kapatid mo yung remote control ng TV niyo at ayaw mo ilipat, balutin mo lang ito. Okay? Ng coil. Kahit anong pindot niya dyan, hindi niya mapapagana yung remote control. So, yung mga estudyante namin sa grade 10, hindi niya kailangan bumili ng car. Or ng radio. Panoorin nyo lang tong video na to and then makikita nyo yung difference or and the materials that can allow or block the radio waves. So that's it, mga kabarangay. So maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating channel. Nagpapasalamat po ako sa 1,000 subscribers mga ka-YouTube. Okay? Don't forget to subscribe to Sir Pops TV and maraming salamat po. Thank you!